Hello Virgo, I hope you're doing well, and this is your weekly reading for May 21 to 27, and this is for all Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Virgo. So, tingnan natin kung anong mensahe para kay Virgo. We have cleansing waters. Purification activates vibrant life force. Ayan. So, Virgo, you may need to purify and detoxify yourself. No? Yun ang invitation ng mensaheng ito sa inyo, na you may need to declutter your mind, declutter your heart, declutter your physical body dito, no? Kung ano man yung mga hindi na talaga nagsiserve ng iyong highest good, ng iyong best interest, it's about time na to let them go. It's about time to release them, no? Linisin na ang lahat, no? Dahil dyan lalabas ang inyong kapangyarihan, dyan lalabas pag wala na kayong mga clutter sa isip ninyo, sa puso ninyo, dyan nalalabas yung love, dyan lalabas yung power ninyo, and there are going to be new ideas, no? Mas malinaw na mga kaisipan ang lalabas dyan, no? Yung mga positive thoughts lang ang talagang mamamayanin dyan sa isip ninyo, Virgo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have fellow travelers. Maaring may biyahe, may travel dito si Virgo. Maaring that is a road trip, no, for some of you. And also, maaari din na may mga endeavor na gagawin dito si Virgo, no? May mga bagong endeavor kayong gagawin. May mga new beginnings that are about to start dito sa iba't ibang area ng buhay ninyo. And huwag kang yung mag-alala, no? Even if there is going to be some kind of transition dito na magaganap, there is going to be adjustment period dito. Support is all around you, Virgo, no? May mga helpful people, supportive people around you that is going to help you out, no? Para makapag-adjust ka ng mas mabilis, makapag-settle ka ng mabilis doon sa bago mong territory, kumbaga. We also have faraway places. Get ready for new horizon. Ayan. So, may biyahe talaga, no? Virgo. Maaring this is a road trip. Travel by land. Travel over water. Maaring ganun ang ganap, no? Maaring iba sa inyo dito mga seafarer, no? Kaya may mga biyaheng ganito sa dagat, no? Maaring this is a new opportunity, job opportunity for some of you, Virgo, no? Maaring may mga trabaho dito overseas, no? Yun ang akin na pipick up din kasi malayo, no? Far away places. May mga overseas travel dito ang iba, international travel. Maari din dito na may mga job opportunity overseas din dito ang iba sa inyo. So, good luck to that, Virgo. So, malayo, parang lahat, no? May road trip dito, may travel over water, may travel by air, ang maaaring mangyari din para sa iba. So, we also have desire, ayan. So, maaaring yung mga heart's desires ninyo is coming to fruition na ngayon. That's what I'm picking up. Maaaring yung pagbabiyahe sa ibang bansa, maaaring yung pagmamigrate or pagtatrabaho sa ibang bansa is one of your heart's desires dito. This is coming to fruition. Progress! Yay! So, maaaring may mga plano, expansion ng inyong knowledge, studies, trabaho, no, career. Maaaring may mga ganong ganap ang iba sa inyo dito na you're going to continue on with that, no, kahit kayo ay pupunta na sa ibang bansa. Maaaring expansion ninyo dito is international, no? Kaya naman talagang napakaganda, napaka positive ng nakikita ko dito, magiging resulta ng mga yan.
We also have focus. Yeah, ito yung requirement sa inyo. Pinaka-requirement din sa inyo. Be laser-focused para talaga makarating kayo sa tagumpay. Malayo ang mararating ni Virgo dito kung kayo ay talagang ilalagay ninyo ang isip at puso and attention ninyo dito sa kung ano man itong pinagkakaabalahan ninyo na for expansion or yung subject ng iyong pagbabiyahe dito. So, be laser-focused. Okay? We also have Ten of Swords. Ayan. So, this is the end of a difficult situation sa buhay ninyo. I feel na you are letting go of anything na talagang burden ito, burdensome situation sa buhay ninyo. Bago kayo magbiyahe, bago kayo lumayo, parang gusto ninyong malinis muna, no? Ang daan, kung baga, no? Na inyong pinanggagalingan. Kasi, maring, ang iba sa inyo dito really is going to leave the country. No, maaring you're going to leave the country, maaring talagang magmamigrate na ang iba sa inyo dito sa ibang bansa. And may mga ano pa kayo eh, may mga history pa kayo with your past. Maaring mga karelasyon ninyo ito or maaring history ito with friends or kasosyo ninyo sa trabaho, maaring gano'n. Na alam mo yun, nasaktan kayo, no? Nasaktan kayo ng taong ito, naloko kayo ng taong ito, nabitray kayo, nagsinungaling ito sa inyo, basta nasaktan kayo ng taong ito, no? And maaring matagal nang ang naging sitwasyon na to. And ngayon na kayo'y aalis na, you're leaving the country, maring gano'n ang ganap, no? Or kung nasa ibang bansa man ito, maring bastang lalayo kayo, gusto ninyo na maiwanan na din yung mga bagahe sa dibdib ninyo. Kaya maaring you are letting them go, then yung mga samanan ninyo ng loob, and maaring may mga pag-uusap din dito na mangyari, no? Maaring may mga conversations dito na gusto na ninyong maayos, magkaroon ng closure ang kung ano man ang samaan ninyo ng loob, no? So, you're going to put an end to this burdensome situation dahil gusto ninyo na mag-travel kayo or gusto ninyo na magsimula kayo ng bagong buhay on a clean slate. Kaya, that is really beautiful, no? You are on the healing process. Page of Wands. Ayan, napakagandang mensahe ang parating sa inyo dito. This is going to be an opportunity talaga na magbibigay ng daan para kayo ay talagang maging masaya, maging fulfilled sa kung ano man ang inyong gagawin. I feel that this is an opportunity in regards to your creativity din. No? Maaring meron kayong artistic touch, maaring meron kayong mga talents, talaga creative talents dito. And I feel na yung opportunity na papasok dito sa inyo is about that, no? Linked to that creativity, no? And maaaring ito yung pagkakataon, no? Ito yung pintong magbubukas para sa inyo para kayo maging successful sa buhay, no? Maging magamit ninyo ang inyong mga creativity dito na maaring matagal na hindi ninyo nagamit. Maaring ito yung mga opportunity na magbubukas ng pinto para magamit ninyo, ma-express ninyo ang inyong passion, no? We also have Four of Swords. Ayan. Pagpahingan nyo yan, Virgo. Pagpahingan nyo yan. Maaring pagod na din kayo. Marami siguro kayong inaasikaso lately. Marami kayong iniisip. Kasi, syempre, magta-travel, no? Magta-travel ang iba sa inyo. This could be also mental travel. Kasi maaring iniisip pa rin ninyo ito, no? Pero man ang nangyari dito, betrayal na yan, or kung ano man, frustration ninyo about your person, about your friend, no? Kung sino man yan sa buhay ninyo, maaring ito din ang kinaka-stress ninyo. Kaya kailangan ninyong magpahinga, okay? Kailangan ninyong magpahinga, kailangan ninyo na mag-chill kayo, mag-relax kayo. Ipagpahinga ninyo ang inyong katawan at ang inyong isipan so that you'd be able to relax and be ready. Be ready sa mga bagong opportunities na padating na to. And maaari kasi din na yung mga opportunities na to will require these travels na to. Kaya kailangan talagang
nakapag-relax naman kayo. Nakapagpahinga kayo. Ready kayo. Fit kayo. Physically, mentally, and emotionally fit kayo. No? So, good luck to that, Virgo. And that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.